may kasabihang ang lahat ng tao ay magkakaroon ng 15 minutong kasikatan. Pero ang mundo ng showbiz ay ibang-iba sa tunay na buhay. Dahil ang totoo, ang inaasam na kasikatan para sa ilan ay natatapos sa isang kisap mata. And 3, 2, action! Ano ang kaya mong gawin para sa ilang segundong kasikatan? Tulad ng marami sa atin, bata pa lang, iniidolo na at gusto ng gayahin ni Ruby ang mga artista. Pero malayo raw ang nakikita niya sa telebisyon at ang nakikita niya sa salamin. Simple lang yung mukha ko. Hindi ako mga artista, I admit it. So, kinontrol ko. Sabi ko, hindi naman ako magiging artista kasi hindi naman ako maganda. Hindi ako ganun kaganda. Kaya naman nang mabuhay muli kamakailan ang hangarin na maging artista, sariling anyo ang una niyang binigyang pansin. Nagparetoke siya ng ilong. Nagpalaki ng dibdib. Nag-glutathione injections. At sumailalim sa iba pang enhancement para magkaroon daw ng pinakamagandang tsansang mapansin sa showbiz. Total, magkano na kaya kasama yung enhancement, yung pagbilang wardrobe? Siguro mga 400,000 kasama na yung enhancement. Then, andun na. Sa kabila nito, ang mga role ni Ruby sa palabas, panay extra pa rin. Karaniwang 800 pesos kada taping. Tila ba gaya sa tunay na buhay, madalas daw dumepende ang bayad sa kung mahirap o mayaman ang karakter na ginaganapan ng extra. Ito, ginamit ko to yung sa party ng tatay ni Anon. Si Monching yung gumanap doon, kay Bea Binene. Yung sa mga nag-invest ka na ng 400,000 mahigit sa career mo, nabawi mo na ba yun sa kita? Hindi pa. Kahit na hindi ako kumikita ng ganun kalaki, parang feeling ko, andun yung satisfaction, andun yung self-fulfillment na may nagawa ako, may na-achieve ako. Kahit na hindi, minsan kasi hindi lang dahil sa pera tayo nagiging masaya, di ba? Ngunit kung binago ni Ruby ang kanyang anyo, ang iba, kalakasan naman ang kakayahang humalo. Si Arnie Adriano, kamukha ng maraming Pilipino. Katunayan, nang bisitahin ko siya sa kanyang bahay, akala ko ito ang unang pagkakataon na makikita ko siya. Ang hindi ko alam, paulit-ulit na beses ko na pala siyang nakita. Iyan ay dahil sa loob ng 5 taon, umiksena na siya sa mahigit 1,000 pelikula at palabas. Ano nangyari sa anak mo? Bilang extra o manlalabas sa salitang industriya. Almost lahat po ng nandun po talaga ako. Bata pa lang daw gusto na ni Arnie mag-artista. Pero bata pa lang din nang mabasag ang kanyang pangarap. One time na mayroon po doon sa lugar namin. Doon po yung location ng parang taping nila. Pinalis po ako. Baga makikinood lang ako. Parang yung mga ano. Tabuya ka. Kasi dati po talaga ako manginginom. Palabarkada. Kaya. Yun nga po. One time na nabuksan po ako ng opportunity na mayroon kaming kapitbahay na mismong tapat ng car wash. Iyayaya po ako na mag-acting-acting. Diba ako, parang nagugulat po ako na sabi, ako po, seryoso ako. Yun, natanggal po yung vision na kahit ni yayain siya, kahit anong yaya ng mga kaibigan niya o mga kung sino man dyan, wala po talaga. Iniwanan niya po yan yung talaga. Ano ka ba, nakaluma ko sa'yo? 12 oras daw ang ginugugol ni Arnie sa Facebook bawat araw upang tingnan kung may bagong post ang mga supplier o ang mga naghahanap ng mga talent para sa painting. Kumuporsyento sila sa kada racket ng talent. Yan yung set card ko. Gano'n ba kahalaga na may set card? Mahalaga po talaga. Si Misa kasi may nag-call po siya. Yung pare, hindi po siya mukhang pare.
Mukha siya manginginom. Tambay. Galit na galit yung director. Nasa 300 pesos pataas daw ang kita bilang crowd o taong bayan. Pero pagkatapos ng 2 taon... Sorry po ma'am, pinagbawal na po kayo dito. Ha? Matagal lang akong bumibisita dito, kuya. Siya na po. Bago ka ba dito? Gumaduate na rin daw sa paminsang speaking roles si Arnie. Pinaban na po kayo dito. Ano? Ang turista natin. Sa'yo tong costume na to. Binibili ko po talaga. Magkano bili mo? Kung estimate po lahat-lahat na, siguro kasi mahal na po nga. Siguro inaabot din po ng mga 3,000 mahigit din po. Ito po yung sinarawa itong estola. Paano sa suot yan? Ito yung estola po. Totoo ba to? Patahi lang po. Mas malaki ba kinikita mo kapag may costume kang sarili? Opo, kasi doon sila binabayaran yung costume. Ah, okay. Kasi minsan pag ano bang ang meron na yun sa wardrobe, medyo bumababa ka. Kasi mukhang pare ka lang. O, 1,000 ka lang. Pero pag may ano ka, 2,500, kasi sa'yo yan, babayaran nila po. Ipapackage ka, with or without lines. Parehong humahangat si Arnie at Ruby na ang pagiging extra ay unang baitang lamang patungo sa pagiging ganap na artista. Ngunit gaano ba talaga katarik at kahirap ang kailangan nilang tahakin patungo sa tuktok? Madilim pa sa labas. Abala na si Arnie. Katunayan, hindi pa siya natutulog. Dahil bigla-biglaan siyang nakatanggap ng text message. Naghahanap ng mga gaganap na taong bayan sa GMA program na Superhero. Ang call time, 4:00 ng madaling araw. Kapag gising na gising kayo, aga-aga pa. O, di ba ako gising? Sorry. Maaga pong call time. Mas maaga pa call time, diba? May inintay pa ba tayo mga tao? Ayun yung service lang. Pero nandito na kayo lahat. Depende pa yung iba. Wala pa. Punta pa rin yung ibang talent. Madalas niyang kasama sa mga hintayang ganito si Joseph. Sales clerk sa umaga, pero 2 taon na ring sumasideline bilang extra. Anong pinakamasarap sa pagiging extra? Yun po, kasi nakakasama ko yung mga artista. Mayroon ka bang role na alam yun lagi po ang ginagawa mo? Nagsimula po ako dati talaga, nung una ko talaga sa Maynila ako, passerby lang po yun po. Pero nung after passerby, nag-wantamad na ako, waiter na ako. Mga movie hanggang serye, puro waiter na lang. Nang dumating na ang service at ang pinakahuling talent, handa nang umalis. Extra, 10 set ng damit ang baon. Paulit-ulit kasi silang gagamiting taong bayan sa maraming eksena. Pero dapat magmukhang iba't ibang tao at iba't ibang panahon. Nalaman kong pati pala sa mundo ng extra, hindi lahat pantay-pantay. Depende sa production kung ano yung kailangan nila. May tinatawag kasing character like class A, B, C, tapos iba pa yung talent na crowd lang na crowd A, B, C. Ganon. Iba yung may character, iba yung crowd. So magkahiwalay talaga sila. Okay, mga pasahero ng jeep, tawag na rito, kukunan na.
Oo, nasa na yung ano? Yung mga pasahero ng jeep doon. Oo, double time. Tara na. Kompleto na may mga talent dyan. On the spot, na-upgrade si Arnie mula sa simpleng pasahero at nabigyan ng linya. Jeep ito, hindi aeroplano. Huwag niyo paliparin. Hindi po ganyan. Rolling! Rolling na ang 5, 4, 3, 2, 1. Anong? Jeep ito, hindi ito aeroplano. Huwag niyo pong paliparin. Anong? Sa una, parang natatako at wala sa kondisyon si Arnie. Masama raw kasi ang pakiramdam niya noong araw na iyon. Pero sa ikalawang take, Anong? Jeep to, hindi to aeroplano. Huwag mo palibarit. Anong? Pagkatapos nito, hintayan na naman para sa susunod na eksena. Aabuting pa raw ng magdama ang taping. Kaya pagkatapos ng tatlong eksena, nagpa siya si Arnie na umuwi para magpagaling. Ni hindi niya alam kung ang 12 oras niyang pagkayod lalabas ba talaga sa TV. Bagay na nauunawaan ng dating extra at ngayon bumibida na rin si Betong Sumaya. Nag-extra na rin kayo dati? Oo, naku, naalala ko to. In college days, mga 1994, 95, mga ganyan. Anong nangyari? Ang first eksena, nasa bar. So may limang stool chair doon. So inassign na ako. Ako yung sa panlima. So nung mag-roll na, tinignan ng director, masyadong crowded na sa amin. So, syempre, ako naman, hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin masyadong crowded, baka magkatanggal ng kung ano man. Sabi, yung nakaupo doon sa panglima, paalisin na. Ikaw yun? Oo, halos gumuho taga bundo ko na. Sabi ko, ang tagal ko naghintay. Ginanahan ka ba doon sa experience na yun o na-disheartened ka kasi nga natanggal ka pala? Na-disheartened ka in a way na parang baka nga hindi pa ito yung moment mo, parang ganun. Pero it didn't stop me na mangarap. Sige, okay, go. Bis muna kayo. Sa tingin mo ba posible ang isang extra na umangat at maging sikat? I think so. Alam ko, marami nang naging talent na ngayon, parang malalaking artista na. Pakita mo talaga na mukhang authentic ka talaga na kahit na anong role mo na dumadaan ka lang. Bigay mo lahat. Natin, paano ba? Hindi may ibigay na lahat na parang panaglalakad ka, tagang bigger movements na naglalakad kang ganun. Pero maayos, mukhang presentable. Pinatal niya rin ang asawa ko! Pero paano ba mapapansin ang isang taong itinakdang humalo sa background? Mabubulok ka sa kulungan! Dimanda ka namin! Handa ako mabulok. Tuwing Linggo, nagtutungo sa acting workshop si Arnie. Pero dahil libre lang at walang budget para sa mga sosyal na teatro at studio, dito na lang sa isang public park, kinaganap ang pagsasanay.
Dewek, may papakilala pala kami sa'yo. Ayan, ito si Ate Ruby. Sa pagkakataong ito, isinama namin si Ruby na sa kabila ng lahat ng investment sa kanyang itsura ay hindi pa pala sumasali sa anumang acting workshop. Bakla ka! Paling ka! Wala ko! Dai! Kung madalas tiko ang bibig ni Arlie sa set, sa workshop, tila malaya siyang ilabas ang kanyang inner superstar. Yun ba ang mga tarungan? Ginanti ko lang asawa ko! Maalos na tayo! Ayon sa indie director at acting instructor na si Earn Antonio, madalas daw magamit ang mga mahal na workshop upang pagkakitaan ang mga nais sumikat. Kapalit ng tiyak na role sa isang project. Walang ganun sa legit. Pag bihiti mo, hindi sila nagpapabayad. Yung illegitimate ang karamihan sa ganun na na-encounter ko. Lagi ako mag-message, lagi ako mag-text, lagi ako tatawa. Mahal ka namin ang mga anak mo. Mahal ko din kayo. Eh, anong pakiramdam pagkakasuon ng workshop? Masaya. Parang feeling ko mas naging artista ako kasi nag-undergo na ako ng workshop. Tapos parang feeling ko, pwede na akong umarte kahit saan sino tumawag sa akin. Pagkatapos ng workshop, natuklasan ko ang racket ni Arnie kapag walang taping. Ang kumuha ng litrato para sa iba pang extra na gustong magkaroon ng set card. Dito ko nakilala si Raj, isang electrical engineer mula General Santos City. Dapat lilipad na raw siya pa Dubai nang magbago ang plano matapos mag-extra sa isang teleserye. Sabi ko, Ma, papunta ako ng Manila. Tapos anong gagawin mo dun? Mag-artista ka na naman. Anong future mo dyan? Parang ganun po yung sasabi nila na sayang daw po yung pinag-aralan, sayang daw po yung lisensya. Eh may iba naman na kamag-anak, mga ka-close na tuwang-tuwa po. So, it's time naman na ang gawin ko is yung gusto ko na talaga, yung makakapagpasaya. Kasi naman, umabot ka ng ilang taong gulang ka na, tsaka mo pa na-realize na, sana tinry ko. Jing! Panibagong araw, panibago na namang taping. Tulad ni Arnie, maaga pa sa bukang liwayway, pinatawag na si Ruby. Pero ibang Ruby ang aming dinatnan. Malayo sa glamorosang extra na nakilala namin nitong mga nakaraang araw. Simple lang ang damit at makeup ni Ruby. Ang eksena kasi, panggagahasa ng isang bata sa probinsya sa pagsasadula ng imbestigador. May panibagong hamon kay Ruby sa araw na ito. Dadating si nanay ninyo. Bigla kasi siyang napili para magbitaw ng linya sa kanyang kauna-unahang speaking role sa isang TV show. Action! Mary Joy! Sino ko ba yan? Sana ko! Si Mary Joy! Dito lang ko kayo. Wala ka mga anak ko! Patindihan namin kayo! Bitawan mo nga ako! Kamatid mo yun! Sir, papasukin niyo na ako para kawan niyo na, sir! Kasi lang anak ko! Bitawan mo ako! Wala akong kwentang ina! Wala ako sa iyong anak ko! Pero ano ginawa mo? Wala! Nilayaan mo siyang mamatay! Pagkatapos nito, tila chicken na sa kanya ang mga sunod na eksena. First time ko mag-lines, first time kong umiyak, pero
sobrang proud ako kasi naibigay ko yung hinihingi ng script. Ngayong umaga, hindi taping, kundi dalawang espesyal na appointment ang dadaluhan ng dalawang extra. Handa na sila. Ngunit handa na ba ang industriya para ibida ang mga extra? Ako po si Arnie Ernest Adriano, 40 years old. Ito po yung resume. Thank you. Ang pag-arte ni Arnie, huhusgahan mismo ni Derek Cabrido, award-winning documentary producer at indie film director na nakatrabaho na si Nora Honor sa pelikulang Tuos. As much as possible, kapag nang-deliver mo, gusto ko lang makita conversation na lang, ha? Huwag mo siyang i-arte. Gusto ko lang makita kung paano mo siya i-deliver. Patawarin mo ako, June. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Kailangan ko lang ng pera kasi papapatay na ako nung nagkakautangan ko. Si Elena, walang may tulog sa akin. Nagkasakit pa yung anak namin. Babayaran lang kita sa utang ko. Huwag ka mag-alala. Assess natin, ha? The first problem is, nagkakaroon ka ng apprehension kung saan may ikakat yung words. Hindi buo yung pag-deliver ng emotion ng lines. And then, I think hindi mo siya nakikita yung subtext ng lines. Yun yung kailangan mong aralin. Ano yung subtext ng lines? Saan ba nagmumula yung emotion na hinuhugot ng character? Pangalawa, sa pagde-deliver ng lines, hindi kasi siya nag-work na malaki dapat yung acting o yung boses mo. Yes, may changes sa voice, nandoon na yun. But it's something na kailangan dumating siya ng natural. Iniisip ko pala, parang pareho po sa teleserye. Pero magkaiba po pala. Kumbaga, meron pa rin po yung, may nervous pa rin kasi nakaharap ko yung pinaka-award-winning na director po ng indie film. Parang may intention pa rin po, may kaba. Samantala, si Ruby, nakaabang na rin sa kanyang tsansang ma-discover. Bawat Biyernes, nagkakaroon ng libreng VTR sessions ang GMA Artist Center. Nanalo ang jackpot. Wow! Ano bang akala mo? Nasiyang-siya ako? Sa VTR, kinukunan ng video ang talent upang makita kung may dating siya sa camera. Patakasan lang po yung boses, ha? Please tell me your name, your age, and your height. I'm Ruby Banyadera, 32 years old. I'm 5'2". Sa pag-project, veterano na si Ruby. Ano doon ang pinagawa sa'yo na medyo kinabahan ka? Yung pinakanta ako. Kasi inaasahan mo kung pakakantahin ka? Hindi ko inaasahan na mama. Hindi kinakantahan. Kaya kinanta ko pa yung pinakamataas. Kaya nagulat ako. Ah, okay, yun lang yung unang pumasok sa isip ko. Ginawa mo pa rin. Ginawa ko pa din. Ayon sa mga talent scout, itsura daw talaga ang unang tinitingnan. Siyempre, sa kuntang yung material talaga dapat gwapo, maganda. Kasi mag-artista kay hahanap mo talagang kailangan may looks para ang tao kikiligin sa kanya. Ang talent daw, natututunan. Pero sa malapantasyang mundo ng showbiz, handa na ba silang tumanggap ng mga mukhang regular na Pilipino? Sa experience namin, meron pero maliit na porsyento lang yung galing sa extra. Kaya pwede pero hindi ganun kadami. Bakit po kaya hindi kadalasan yung mga extra na nakaka-transition sa pagiging artista talaga? Siguro it's mainly baka looks na rin kasi yung mga may itsura, pinu-pull out sila sa extra, ginagawa na kaagad ng Kaya they remain extra, siguro hindi sila ganun ka-qualified. Someone from asking ng favor hanggang doon sa point na gayunpaman, sa indie,
na layong ilarawan ang ganda at baho ng tunay na buhay. Mga taong tulad ng extra ang nagbibigay realidad sa pelikula. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Sa experience ko, yung extra nagbibigay ng kulay na yes, may binibigay na ganda ang lead and support. May binibigay sila na iba na hindi mo makikita sa ibang karakter. Pero kung tatanggalin mo kasi ang extra, hindi mabubuo yung pelikula eh. Magmumukha lang siyang ordinaryo, pangkaraniwan. Lipat mo na lang sa doon para kitang-kita sa camera. Aling! Aling na ang 5, 4, 3, 2, hindi man ito ang kanilang big break. Di naman daw patitinag ang mga extra. 40 years old na po ako, kumbaga sabi ko, siguro kahit hindi naman ako bumida sa teleserye, kahit man lang makilala lang ako sa indie film actor, kumbaga yung sa red carpet, baka ma-awardan ka po. Hanggang kailan mo ito gagawin? Siguro hanggang sumikat ako. So since hindi ko pa siya na-achieve, siguro kahit extra, kahit crowd pa rin ako, gagawin at gagawin ko pa rin. Dahil lang mukha na hindi nyo nakikita sa TV, ang mukha ng mga Pilipinong nagsisika at nangangarap. Maabot lang ang mga bituin. Magandang gabi. Ako si Micaela Papa at ito ang Eyewitness.